Hi everybody! Welcome ulit sa channel ko. Yung mga subscribers na nag-request at naghintay ng video about feed formulation, ito na yung umpisa. Pero dapat maumpisahan mong panoorin dito at mabuo para maintindihan mo. Hanggang dun sa susunod na mga videos na kung nasaan nandun yung mga computation ng mga nutrients para mabuo mo yung feed formulation mo. So, alamin muna natin kung anong ibig sabihin ng formulation. So, ang ibig sabihin nito ay ang pagbalangkas nyo ng isang klase ng feed for a certain species at a certain age sa pamamagitan ng paggamit ng mga iba't ibang ingredients na nagtataglay ng mga nutrients para ma-meet yung requirement, yung nutrient requirement na kailangan ng species na yon at saka ng age na yon. So, yun yung feed formulation. Dito, meron tayong mga ingredients na ginagamit. At meron tayong mga macro ingredients, micro ingredients, ganyan. At meron din tayong ginagamit na fixed ingredients. At meron din kanya-kanya mga nutrient value dala-dala. At ang apat na nutrients na importanteng bigyan nyo ng pansin ay yung crude protein, calcium, available phosphorus, at saka yung metabolizable energy nito. At saka may mga limitations din ang mga bawat ingredients. Pero bago yon, alamin muna natin kung ano yung mga macro ingredients. So, ang mga macro ingredients, yun yung mga ingredients na pwede nating ilagay at yung maraming amount, no? Kagaya ng yellow corn, yung soya, mga sorghum, wheat, ganyan, barley, hard pollard, mga ganun-ganon. So, pero dito sa Pilipinas, ang readily available ay yellow corn. At available din ang soya, both Argentina at saka US soya. So, ang kalimitang ginagamit ay US soya. Pag wala, Argentina soya. Magkaiba nga lang ang crude protein nun. So, kung gagamit ka, limbawa, nakagawa ka na ng formulation na gumamit ka ng US soya at wala nung time na gagawa ka uli, mag-formulate ka ulit, gamit ang Argentina soya. Ganun yon. So, dito, meron tayong tinatawag ding mga micro-ingredients. Yun yung mga ingredients na konti, mga konti lang ang ilalagay mo. Mga point, mga ganon. Mga minimal lang. So, yun ang ibig sabihin ng mga micro-ingredients. So, kagaya ng mga vitamin, mineral premix, mga ganyan. Yung salt, ganon. Yung mga DL-met, yung ganon. Konti-konti lang mga yon. Dito, yung mga fixed ingredients na ginagamit natin ay pwede yung copra, ganyan, yung ipilipil lipil, rice bran, D1, mga ganon. So, yun yung cocoa oil, yun yung mga, ano, yun yung mga ingredients na, pero usually ang ginagamit ng mga fixed ingredients, no, para makuha mo yung ano. Kasi ang cocoa oil, hindi mo pwedeng gamitin yung fixed ingredients yun, kasi nga, wala naman siyang crude protein. Ang meron lang sa kanya ay napakataas na metabolizable energy. Yun. Kaya, ang ginagamit na pwede mong gamitin na fixed ingredients ay yung rice bran D1 at saka ipil-ipil, oyster sauce. Oyster shell! O, diba? Oyster sauce na yung feed meal. Ay, yung feed. Oyster shell! O, yun. Tsaka yung micro-ingredients. Yung pwede mong gamitin fixed ingredients mga yon. At kung hindi naman available ang mga ano, ang mga ipil-ipil leaf meal sa lugar nyo, pwede ka rin lang gumamit ng solong rice bran D1 kasama ng oyster shell at saka yung micro ingredients, ganon. Kung wala naman yung oyster shell sa lugar mo, pwede kang gumamit lang din ng tanggalin mo yon, pero basta ma-meet mo yung mga requirement na nandon. Tapos yung copra meal, ginagamit ding fixed ingredient yan. Yun. Kasama ng rice bran D1. Ganon. So, basta marami kang pwedeng gamitin. And, itong mga, sorry, nabubulong tuloy ako. Itong mga fixed ingredients, merong mga limitations to. Kagaya ng, yung rice bran D1 pala ha. Yung rice bran D1, ito yung ano, yung parang flour ang texture, yung hindi yung rice bran na, 'di ba, pag magpapagiling ka or magpapakiskis ka ng palay, yung drac na magaspang, hindi 'yon. Meron pang mas pino, yung pino talaga na parang flour
yun yung gagamitin. Kasi yun yung may mataas na CP. Oo, may mataas na nutrient value din yun. Kaya ginagamit din yun. Pero meron lang limitation. So, ibig sabihin hanggang 20 lang ang pwede mong gamitin. Hanggang 20% lang ang pwede mong gamitin per 100% feed formulation or per 100 kilograms na feed formulation. So, pwede kang gumamit hanggang 20 kilos. Ganon. Pero, pwede mong babaan yon. Hindi kailangan abutin mo lagi yung 20 or 15, ganon, kung hindi mo naman namimit yung mga requirements. Ganon. So, yung limitation ng, yung sa yellow corn naman, yung yellow corn, depende doon sa presyo. Kaya yung ibang nutritionist, pagka mataas ang presyo at may magre-request sa kanila na gawa ka ng ibang feed formulation para mapababa yung presyo naman ng feeds ko. So ang gagawin nila, pag mataas yung yellow corn, babawasan nila yung amount ng yellow corn pero maglalagay sila ng ibang macro ingredient o raw material no na pwedeng pang-augment, pwedeng pandagdag doon sa nutrients na wala, na taglay dapat ng yellow corn. Ganun yon. kaya ganun yung feed formulation. So, depende dun sa presyo niya. Yun ang limitation niya. Pero yung, itong coco oil naman, kasi di ba kulang ang metabolizable energy na dala-dala ng mga or mapoprovide no na mapoprovide ng mga different ingredients both dun sa macro yung mga macro ingredients at saka yung sa fixed ingredients, kung kulang yung mga nutrients na nandoon kung kulang ang metabolizable energy ng mga iyon, hindi nila mamimit yung metabolizable energy na required, kailangan gumamit ka ng coco oil. Pero ang coco oil, hindi mo pwede na maglalabasan ang paggamit sa 6% ng 100% ration or per every 100 kilos ng ration ay 6 kilos. Ganon. So, yun yung limitasyon ng mga yan. So, at least, di ba, alam mo na kung ano yung mga limitasyon. Tapos, doon sa pag-compute, kailangan alam mo kung ano yung requirement. Kailangan alam mo muna yung requirement. So, requirement ng crude protein. Ano yung required crude protein? Required na metabolizable energy, calcium, available phosphorus, ganon. At saka yung mga, syempre, nandun na yung mga micro-ingredients. So, naka-fix yun. Yung mineral and vitamin poultry premix, ganyan. Yung phosphorus, ilan, yung requirement, ganon. Kasi, kaya dapat alam mo din yung requirement ng phosphorus at alam mo yung requirement na ay phosphorus kasi katuwang yan ng, sa calcium. Kasi, din yan, ang purpose din yan ay para patigasin yung shell ng itlog. Pero kung mas mataas, ma-imbalance yung dalawang yan, yung calcium at phosphorus, may sira din yung shell ng itlog. Kaya dapat balanse. At itong crude protein, ano ba itong crude protein na to? Ito yun yung amount no ng protein na nandun na sa animal feed. Na pwedeng gamitin na ng hayop. Tapos ito yung calcium, ito naman yung responsible no doon sa pagtigas ng shell ng itlog. Na kung saan itong calcium na ito, mineral ito eh, na kung saan ang calcium na to ay nakastore sa bone. Kaya kung nagkukulang ang calcium ng layer mo, nagagamit yung calcium na nakastore sa bone, kaya nasisira ang bone. Ganon. So, kailangan kumpleto yung calcium na gagamitin niya, na nandun sa feeds, para hindi magamit yung nakastore na calcium dun sa bone. Yon. Tapos, itong metabolizable energy naman, ito yon yung yung remaining energy na yung pagkatapos na tumae, umihi, bawasin mo yung energy doon, yun yung natitira na pwedeng magamit ng hayop, no. So yun yung nandun na sa feed. Yun, nagtaglay din ng mga nutrients yun.
And yun, ito yung phosphorus. Yun nga yung sabi ko kanina, na pag may kapasidad din yan na katulong ng calcium na magpatigas ng shell ng itlog. So yun yung mga importanteng malaman natin dun sa feed formulation. So putulin ko muna dito. Nabitin ba? Putulin ko muna dito. At sa next video, abangan ang pag-compute sa, hindi ko alam kung sa isang video magagawa ko mapagkasya yung computation ng crude protein at saka calcium. And then sa susunod siguro, tingnan ko lang ha, basta abangan. Abangan ang susunod na kabanata sa feed formulation. At thank you sa panonood. Stay lang kayo dyan. Hintayin ninyo yung next video. Bye!